Para doon sa mga nagtatanong kung ito bang Terence Romeo to Ginebra ay matutuloy pa, mukhang ang nagiging problema ay naghihigpit na ang PBA Trade Committee pagdating dito sa mga trades. Itong Vic Manuel for Arwin Santos trade, masasabi natin na patas yan overall. Maraming mga SMB fans na nagsasabi na nalugi sila dyan dahil kahit mas matanda ito si Arwin ay hindi naman ito injury prone. Pero sabi naman ng iba, nakalamang dyan ang SMB dahil nga mas bata ito si Manuel. Yung pagkakaiba ng opinion ng mga tao ang patunay na ang trade na ito ay balanse. Samantala, ito namang Marion Magat na ipinalit para dito kay Mike Ayon Ayon at dito kay Will Macaloni ay matatawag din natin na fair trade. At yun naman kay Enciso at kay Cabagnot, sabihin na natin na medyo nakalamang sa San Miguel dahil mas bata ito si Enciso pero may championship experience naman dito si Cabagnot. At kung ikukumpara naman natin yung mga trade na ito doon sa nakaraan katulad ng kay Christian Stan Hardinger na ipinalit para sa mga bench players ng San Miguel Beer, ay sabihin na natin na mas fair ito. At iyan ang nagiging problema kung bakit itong Terence Romeo to Ginebra ay hindi pa natutuloy. Dahil ang gusto yata ng San Miguel Beer, ang makuha nila kung mawawala ito si Terence Romeo ay ito nga si Jamie Malonzo o kaya ito si Roosevelt Adams plus yung number 1 pick ng Terra Firma. Ayon sa PBA, kinakailangan ay patas na yung deal. So for example, kung ang mangyayari, mapupunta sa Barangay Ginebra ito si Terence Romeo, sa San Miguel Beer makukuha naman nila ito si Roosevelt Adams at yung number 1 pick ng Terra Firma, kinakailangan ay matinding player naman ang ipamigay ng Barangay Ginebra at yan ang nagiging problema. Ang tanong ay kung sino. Ang isang posibilidad dyan na ibigay ng Barangay Ginebra ay itong si Christian Stan Hardinger dahil nga parang hindi siya fito sa sistema ng Gene Kings. At napatunayan na ng Barangay Ginebra na nananalo naman sila ng kampeonato kahit wala itong si Stan Hardinger at kahit wala si Greg Slaughter. Ibig sabihin, kahit si Caporal at si Aguilar ang kanilang sentro ay nagagawa naman ng Ginebra na manalo. Ang problema nga lang, hindi nila pwedeng i-trade ito si Stan Hardinger dahil hindi pa sigurado kung anong plano talaga nito kung maglalaro sa PBA o hindi na. Kaya yan ang isang dahilan kung bakit yung trade kay Terence Romeo sa Ginebra at kay Roosevelt Adams sa SMB ay hindi pa natutuloy hanggang sa ngayon. Naunahan ng TNT Tropang Giga ang SMC sa serbisyo ni Gab Banal. Pinalitan natin na ang Barangay Ginebra, maski na yung dalawa pang SMC teams, ay interesadong makuha sana ang serbisyo nito si Banal pagkatapos itong maging unrestricted free agent. Inoferan kasi ng Alaska ng one conference extension lang ito si Banal at ito ay kanyang tinanggihan dahil sa tingin ni Gab, maganda naman ang kanyang naging performance at deserving siya ng mas mahabang kontrata. As it is, number 1 sa field goal 3-point shooting ito si Banal nung nakaraang conference at na-impress dito ang TNT at binigyan siya ngayon ng 2-year contract. Ang laro nito si Banal ay fit na fit sa sistema ni Coach Chot Reyes dahil alam natin na ang TNT ang gusto niyan ay yung mga big men na nakashushoot sa labas katulad dito si Troy Rosario at si Glenn Cobuntin. At ngayon, yan pa si Poy Eram. At idagdag mo pa ngayon, ito si Gab Banal. So nadagdagan ng mga wingmen ang TNT Tropang Giga at yan ay lalo magpapahirap doon sa mga kalaban nilang teams. Ang sistema kasi ni Coach Chot Reyes ay nakabase doon sa 3-point shooting. Magdadrive yung guard nila sa basket at pagkatapos ay ibibigay doon sa mga outside shooter nila at ito draw out yung big men nila na nagugwardya. Dahil dito, asahan natin na mas lalong magiging matindi ang opensa ng 3&T dahil nandiyan na ito si Gab Banal at mas marami ng option ngayon sila pagdating sa outside shooting. At dahil dito, kinoconsider ngayon ang TNT na lalo magiging favorite sa darating na Governor's Cup, lalo na at ang balita magaling daw yung nakuha nilang import at syempre, nasa kanila ang momentum. Ito naman si Gab Banal ay tumutuwa dito sa kanyang naging kontrata sa TNT at isa itong example na talagang determinado ang MVP group na i-break na yung dominance ng SMC sa PBA at sila na ngayon ang mananalo ng masunod-sunod na kampeonato. Pero syempre, tignan natin kung anong gagawin ng SMC na sagot sa ginawang ito ng TNT Tropang Giga. Tanggap na nga ba ng Endlex Road Warriors na itong si Kiefer Ravenna ay baka hindi na bumalik dito sa PBA? Sa ngayon kasi mukhang wala nang binabanggit ang MVP group maski ito si Coach Yeng Giao dito sa pagbabalik nito si Kiefer Ravenna at dahil dito, marami ang nagsasabi tuloy na baka nga tanggap na ng Endlex na itong si Kiefer ay hindi na babalik maski na ito si Bobby Ray Parks. Sa panig naman nung kay Parks, parang okay lang yan sa TNT dahil nakatulong nga nung nawala siya dahil nakuha nila si Mikey Williams at nagkaroon sila ng kampeonato. At mukhang maganda ngayon ang performance ng TNT.
Samantala sa Enlex naman, maliwanag na nag-struggle si Ranong na wala ito si Kiefer Ravena dahil kahit mahusay na player ito si Kevin Alas, iba siyempre pag nandiyan si Kiefer dahil all around ang laro nito. Sa ngayon, wala pang binabanggit si Coach Yang Giao kung ano ang plano nila para dito sa darating na draft at kung sinong kukunin nila. Pero kung sakasakali at swertihin, baka makuha nila si Jason Brickman na pwedeng maging kapalit nitong si Kiefer Ravena. O di kaya naman, ay baka gumawa sila ng trade para ibang player ang makuha at magbago ng sistema si Coach Yang Giao. Ang importante kasi dito para sa NLEX Road Warriors, kailangan ay makausap muna nila si Kiefer at madetermina kung ano ba talaga ang plano nito. Dahil kung ito si Kiefer ay babalik pa sa PBA, syempre malaking bagay yan para sa NLEX at pati na sa MVP group dahil syempre isa siya sa pinakamagaling na mga players ngayon at may iturin na isa sa mga future franchise players ng MVP group. Pero kung ito si Kiefer Ravena ay magdesisyon na manatili sa Japan at hindi naman natin siya masisisi kung yun ang kanyang gawin maski na nung kanyang kapatid na si Terdy Ravena, hindi naman siguro yan haharangan ng MVP group at papabayaan nila itong magkapatid na Ravena na doon na lang maglaro at kukuha na lang sila sa draft. Total, niluwagan na ng PBA ang rules pagdating sa mga Filipino foreigners kaya baka makahanap sila ng ibang magagaling na players dyan at pati na siyempre hindi na foreigners maski yung mga local players. Pati sa PBA 3-on-3 ay nakalalamag na ang MVP group laban sa SMC dahil sa PBA 3-on-3 ang maglalaban sa finals ay ang Meralco at ang TNT Tropang Giga. Ang nangyari kasi, tinalo ng Tropang Giga ang Pure Foods 2014 doon sa semifinals at sa anim na laro ay wala pa silang talo. Pinangunahan ni Almond Vosotros at Lervin Flores ang TNT na dahil dito na-eliminate na ang Tender Juicy Titans. Si Jose Perriobo at Jed Mendoza ay naka-score pero na-cut nila ngayon deficit sa dalawa pero ito naman si Flores ay nakatira sa malapitan at dahil dito nakalamang na ang tropa at hindi na nakabawi ang Pure Foods. Ito si Samboy De Leon ay umiscore ng 1 out of 2 free throws para sa Pure Foods at yun na ang nagdesido sa final count. Ang TNT naman ay sinigurado na mananalo sila kahit naka-11 points itong si Jose Perriobo. Ang Meralco, tinalo naman ang favorites na Platinum Karaoke 18-14 at ipinakita nila na kaya nila itong gawin sa tulong nitong si Tonino Gonzaga at si Alfred Batino na mga veterano na rin sa 3-on-3. Kasama ito si Dexter Marquez ay na-overcome ng Meralco ang 0-6 start at dahil dito na pagsunod-sunod nila yung puntos at natalo ang Platinum na kinusidera na isa sa mga favorites dahil nasa kanila ito si Carl Dehesa, Chris De Chavez at ito si JR Alabanza. Sa ngayon, ang maglalaban nga sa finals ay all TNT at dahil dito, masayang masaya ang MVP group. Ibig sabihin, hindi lang sila nagdodomina ngayon sa PBA. Kung hindi maski sa 3-on-3, ipinakita nila na seryoso din sila sa pagkuha ng mga talented na players at gusto nila na hindi lang Philippine Cup, hindi lang Governor's Cup, kung hindi maski ang PBA 3-on-3, ay sila din ang magcha-champion. Kaya kapag nagkataon ito, napakalaking accomplishment yan para sa MVP group laban sa SMC. Shoutout sa Renz Altamera Family, Rico Olarte, Rogelio Binablo Jr., Eds Yu, Dennis Bolante, Alexander Bolante, Mark at PJ Malaluan, Pedrito Robel, Arnel Domayog, Ronald Berbosidad, Edwin Dubivar, Art Castro, Poy Reyes, Emmanuel De Vera, Joyce Garcia, Ella Miranda, Diane at Zarina Mendoza, Gian Luis Alfred Nash AJ at Buchoy, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Lenod Ojiatans, Andrew Anyosa, Joshua Giray, Patrick Unabia, Jordan, Jan Reddy Malanta at Sid Maria, JJ Sibum, Leo Guaping Talavera, Santillana Family, Jose Juntilla, Jan Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, Aji Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.